So, yun si Kuya, hindi pala siya yung driver, ay yung nakaparada rito sa bangketa. At ilang beses na rin nakaklamto dito pa rin pumaparada. So, yun lang, wala namang operation yung ambulansya, kaya naklamto dito. So, naka-standby lang dito sa Quezon Boulevard. Saan, pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Apanyo TV! Okay, nandito ngayon tayo sa Florentino Street, corner Craig. Dito yung isang Fortuner. Ito, naklam na rito, klam number 0019. At saka yung isang ambulance din dito, ito wala rin driver at nakahimpil lang dito. Ito may klam na rin, 23-25. So, yun nga, no? Pagka dito naman inabutan ng merong driver, so yun si Kuya, hindi pala siya yung driver, ay yung nakaparada rito sa bangketa. At ilang beses na rin nakaklamto dito pa rin pumaparada. So yun nga nangyayari kasi kung kailan darating saka palang alisin. Anong alisin na kagad pagka hindi pa dumarating para hindi na nakikipaghabulan doon sa clamping. At dito naman, meron secondary road dito, yung metrika. Yan, makikita natin dyan, may one side parking. Yun nga lang, ang problema kung hindi nila tapat yan. At dito, hindi nagkaklampang clamping operation. So, kasama rin sa mga inuhuli ito, yung mga nakaparada sa mabuhay lane, ito, mga nakabangketa. So dito lalagyan pa yung isang meron pa kasing isang ambulansya rito. So lalagyan na rin dito. So bali dalawang ambulansya yung nakahimpil dito sa kahabaan ng Florentino Street. So dito naman kasi hindi naman na wala namang operation yung ambulansya, kaya naklamto dito. So naka-standby lang dito sa kalsada. Klam number 23-20. So apat na sasakyan na naklam dito kasama yung dalawang ambulansya. So bago tayo pumarada, make it sure yung mga pinaparadahan natin na wala tayo sa bawal. Kasi pagka nadaanan po ng clamping operation niya, automatic na po yan. Wala pong inaantay na 5 minutes o para hanapin pa yung driver. At yun, meron na rin nga notice. Okay, tuloy na po tayo. Okay, dito pa rin tayo sa Florentino Street, dito sa may corner ng Quintos. Dito yung isang tuyo, Nissan Caliber. Dito rin nakaparada sa kalsada. Ito meron ng clamp number 0021. So dito automatic yan pagka wala pong driver. Hindi na po kailangan antay ng 5 minutes o hanapin pa yung driver dito. So yun po yung policy ng clamping operation. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito ngayon tayo sa Arlegui corner ng Picasal. At dito yung isang Honda City ang naklamp dito. At wala rin driver to nung naklamp. Clamp number 001 at dito sa kahabaan ng Arlegui, Mabuhay Lane. At dito makikita natin pagka lumabas tayo, yun yung labasan ng Picasal. Pag kumanan tayo, papuntang City Hall. Pag kumaliwa tayo, papuntang Legarda Street. At ito meron na rin notice.
Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin Arlegue Street, corner Duque Alba. At dito yung isang Toyota Altis. Ito meron ng clamp number 23-35. Dito pa sa kahaba ng Arlegue. Lahat ng mga nakahimpil dito at walang mga driver, automatic na pong makaklamp yan. Kaya bago tayo pumarada, tignan po natin mga pinaparadaan natin kung bawal o hindi. At dito yung isang Innova, ito meron na rin clamp 23-27. Innova ulit, clamp number 23-25. So dun, pagka dinaretso natin yung dulo nun, yun na yung Quezon Bridge o yun na yung Quiapo. Papuntang Quiapo po yung papunta ron. So ito nga isang inobang kulay itim, meron ng notice. At itong isang kulay blue, light blue. So dito ang operation ng clamping, random po yan. Basta nadaanan po ng walang driver yan, automatic na po yan. Wala na po nga 5 minutes na inaantay dito. Ito at meron na rin nga notice yung isa. So tatlong sasakyan nyo na clamp dito sa kahabaan ng Arlegue. Pero pa yung naklamp natin sa akin. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin Arlegue. Dito pa rin tayo, malapit na tayo dito sa kanto ng Quezon Boulevard. Dito yung isang pick-up sa Toyota Hilux, clamp number 23-22. Quezon Boulevard. So makikita pa natin dito merong ginagawang drainage system at dito nagkaroon ng pagkakataon pumarada isang Hilux, pero ganoon pa man aklam ka lang walang driver. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito ngayon tayo sa Arlegue. Ito na yung na Quezon Boulevard dito. At dito isang Montero naman yung naklam, number 23-26. At ganoon din naklam ko na nga walang driver. So bago natin iwanan yung mga sasakyan natin, dito may mga pay parking area. Paglabas natin dyan sa Quezon Boulevard, pay parking area po yan. So makipag-ugnayan po tayo sa mga parking attendant kung iiwan natin yung ating mga sasakyan dito. Okay, tuloy na po tayo. Ngayon tayo sa Quezon Boulevard, corner Arlegue. Ito isang Hyundai ko na nga naklamp dito. Clamp number 23-24 at meron na rin notice to. Karoktong-tong nang naklamp dito sa loob ng Arlegue. So dito kasi bawal pumarada, pero paglakpas po doon sa may no, sa may footbridge doon, doon pwedeng pumarada. May parking attendant o makipag-ugnayan po tayo, pero magpatikit po tayo para kasi yung mga PA po pagka hindi nagpapatikit yung mga pumaparada dahil pay parking po yun, tinatawag po yan sa clamping operation. So para hindi tayo itawag at hindi tayo maklam, patikita lang po tayo. Okay, location natin Laonlan. At dito nakaparada isang Toyota Rush. Laonlan corner Don Quixote. At ito meron ng clamp 002. Dito nakaparada ito sa bangketa at nakakalsada yung pagkakaparada rin ng kalahati. So bago tayo pumarada, check lang natin mga pinaparadahan natin pagka nasa bawal po tayo. Dito may maraming mga pay parking area rito. Kagaya itong Don Quixote yan, ang kahabaan po niya na pay parking. So hanapin lang natin yung parking attendant at kung magtatagal tayo, patikit po tayo para hindi po tayo itawag o i-report sa clamping. Kasi lahat po dyan ng mga pumaparada dahil pay parking yan, nagbabayad po ng parking ticket. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin Laonlaan, corner Quintos. At dito rin nakaparada yung isang Honda. At dito wala rin driver to. Dito pumarada sa kahabaan ng Mabuhay Lane. At dito meron ng clamp number 0022.
So bago natin iwanan yung mga sasakyan natin dito sa kahabaan ng Quintos, yan sa may San Diego Street, secondary road, pwede tayo magpark yan. Pero pag dito tayo pumarada sa kahabaan ng Mabuhay Lane at nadaanan po, random po yan, at walang driver, wala na pong inaantay na 5 minutes, hindi na po hinahanap yung driver, yun po yung policy ng clubbing operation. Kaya mas mainam pa rin po kung paparada na tayo, ilagay lang po natin sa tama at sa ayos yung ating mga pinaparadahan. At ito meron na rin notice. At ito rin meron din kawapo lang penal dito, 900 pesos sa impounding office sa Central Market. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito ngayon tayo sa Laon-Laon pa rin, corner ng Metrica. Isang Innova ang naklump dito, walang driver, clump number 0012. Okay, correction lang po tayo, abansa pala to. Dito makikita pa nga natin, merong signage dito na no parking, na nilagay na lang nila. Pero ganun pa man, dito sa kahabaan ng Mabuhay Lane, bawal po magpark dito. Ngayon, pwede naman pumarada rito sa mga secondary road. Doon hindi po nagkaklamp po, kaya may mga pay parking area po. Dito po kasi random, pagka nadaanan po tayo ng clamping operation at walang driver yung sakyan natin, automatic na yan. At yun, meron na rin notice. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!